Yung Estes na iwan bukas na ang dami inyong in-overthink. Tapos si Edward makakakuha ng comfort niya. Si Atlas sumigaw. At ito na ang ating draft. Again, ladies and gentlemen, welcome to the main event of the evening sa main event ng MSC 2023. Oo, ito. Tinanggal na yung ano, Novaria at saka Diggy. It's a semi ano ah, Hakayue. I like it. It's a semi Hakayue. Itong Novaria na to, ito eh, number one ini-expect ko na pumasok sa blacklist kasi pasok na pasok sa lineup nila. Usually yung blacklist, gusto nila yung mage nila sa gitna, super long range. Yes. Tapos pang alalay, pang vision. Novaria comes perfect in that. Ngayon, wala yon. Eh, ang dami namang na-open yata sa picks, Kuya Repi. Oo nga eh. Mukhang good call though na naban ng blacklist yung 1-1 on the red side. So, for the first pickup, out of options open. Arlot, no? Yung mga Eve. Arlot, Valentina. Fredrin. Pumili ka na. Yung bigay kay Wise. Isa sa mga comfort picks yan. Pero of course, dahil Pilipino ang coach dito ng Team Occupy, research na din yan ni Coach Ola. May so, onting na tayo dyan. Mag-ingat-ingat pa rin tayo. Eh. Kaya hindi mo talaga, you can't count out the Occupy. You can't count out the Occupy dito sa game na to. So, importante yung counter pick, pero importante talaga, I would say, just play to your strengths. And how did Occupy Thrones get their wins? Ganito lang, manghila ka lang. I guess, it's a good way to win the lane. Oo. And, nakita natin yung kahapon with players like Yawi. Naku, bigay mo yan. It's time to shine. Tama. And good thing na yung Team Occupy dito, finish pick nila yung Kaja. Of course, don't want to give that into the hands of Oh My Venus. At pag nag-Kaja kasi kayo, medyo mata-turn off yung mga kalaban nyo sa idea na masyado silang agresibo sa early. So baka yun din yung kutob ng Team Occupy na, uy, baka maaurahan tayo dito ng blacklist. So kunin natin yung Kaja. So, the Valentina is open here. Eve is open. The Power Picks. Arlott is open. Fredrin is open. So lahat ng mga comfort picks, pipili na lang ang blacklist kung ano yung ipapryo nila. Dahil, alam mo, dahil dito sa ban na Novaria, parang ang dami biglang open, no, Kuya Rip? Oo. ang luwag bigla ng ano, nung pick and ban. Oo. Na parang pwede mong kunin kahit sino na gusto mo. And ito na nga isang ubing hero, si Glue, coming in. And Nakari as well, para lang may konting punish kung sakaling maasim man itong Frederin na to. Oo. At yung nanotice ko dito sa Team Occupy, ha, yung 2 out of 3 of their first picks. Parang kinuha talaga nila yung mga comfort dito ng blacklist. At this point, pwede natin talaga sabihin na yung pinaka-iconic hero ni Owl sa MPL natin is yung carry niya. Tama. Naka-highlight play siya dun eh. So, I agree. Sabi ng Team Occupy, ayaw namin ibigay ito. And at the same time, dahil nag-glue sila, they just want to make sure na walang masyadong direct answer sa glue ngayon. Now, masarap mag-pick ng Bea dito. Kung sakali, kung ikaw. Pwede, oo. Either, pag hindi mo pinick yan, feeling ko mababan yan. Kasi si Bea, isa sa mga pinaka-prolific na hero ngayon. Pero hindi. Hindi yon ang plano. The plan is to win, and to win is to ube. Ika nga ng blacklist. And that is exactly what we will see here. So, Masakit sa Team Okay pa. Masaya para sa Pilipinas. Grabe ito mabuhay. And kanina nakita natin yung mga Arlott roam. Kahapon yung mga Arlott gold lane. No. Tingin ko naman hindi mangyayari yun dito. Tingin ko naman. Pero hindi mo masabi. Hindi mo talaga masabi, di ba? Pero si Edward talaga, one of the best Arlott players, I think, in the game. Oh, wow. Tama. Queen of Group 5, both Oh My Venus's Florin and Diggy have 100% win rates during MPL PH S11. The 100% win rate para sa isang Faramis for the Queen. But of course, nakita din natin yung iconic 5-man Shadow Stampede play na nakuha ni Oh My Venus at one point in MPL PH Season 11. And the pinaka-basic ng lahat, pag meron kang glue at nakalaban, naku, kunin mo yung Faramis. Tama. So nakuha kagad nila yung instant isa sa mga best answer. Counters. Tama. Actually, maganda nga yun, no? Kasi hindi nila pinayagan na magkaroon ng banning pa sa Faramis. So I guess siguro, yung call nun, sabi namin, flexible naman si Owl. Sabi naman, sabi nila, sige lang, flexible naman yan si Owl. Kahit anong marksman, kaya niyan laruin. Parang ganun yun eh. So, hindi pa rin masabi talaga kung na bad pick yon. It's a good pick. It's a really good pick. Pero nakagulat din talaga na Team Occupy. Binan talaga nila yung Minotaur. Nakita na natin sa MSC na nakakalason tong baka na yes. to. Ah. Yes, yes. Pero honestly, at this point, it's most likely that Oh My Venus will pick up the Faramis. Pero dahil nga, I think, medyo at this point, baka nag-overtake na yung sure. Team Occupy. Baka nag-overtake na sila.
Kaya ito yung nako, hindi nakikinig sa Race to Victory. Sabi, basican nyo lang, huwag masyadong pag-isipan eh. Pero ayan na, the Lolita, uy, they're still really thinking na UE to. Oh, ang tingin nila, sa drop nila, UE pick yan. So, yun, kaya binan nila ang Lolita. I think na, ano pa ba? Ano mga ganang roam na open dito? Ayan na yung Eve, malagkit. Malagkit. It's a roam, B. Oh. You're wrong. It's a roam, Faramis. Tsaka, yun din yung mga iniisip ko na bukas pa kasi yung Eve para kay Yue. Ang dami pang open. Most likely pupunta yun at makakuha pa sila ng magic damage. Parang yung play ata ng Team Okiba, iniisip nila, sige, ban na lang natin to para ma-force yung ganito. Pero wala eh. Okay, let's go to their picks naman. Nag-Lancelot sila, nag-Saver sila. Takpan mo yung pangalan ng Team Occupy. Pwede rin tong blacklist draft na ginawa nila. Eh. Tama, tama. Ito yung sinasabi natin na mayroong mga mala-ube tendencies ang Team Occupy. Hmm. Ito ah, ito ba sabi ko doon? Itong lineup na ganyan, eh para medyo all-in. Medyo, they want the damage! Okay. They want that boom, boom! And I agree na malakas yung kill potential nito, pero I kinakabahan ako sa team fight nila. Parang pag nawala si Alpho or si ano si pag nawala tama si Alpho pag si nawala Alpho. Si Alpho feeling ko ang lambot, it's so easy, it's so easy to overwhelm, wala pa silang pangkuha ng cult altar kasi naban nga itong Valentina, so there's the Bea finally coming in from Blacklist International. Ito na yon, it's a very classic. Walang overthinking. No fuss. Blacklist lineup. First game sa MSA 2023. Stick to your comforts. Mahaba-haba ang oras natin at panahon natin dito sa MSA 2023. Ako yan, kakabahan ka ba dyan? Parang ako, medyo mag-aano pakiramdam ko ngayon eh. Na Blacklist. Kaya yan, Blacklist. And of course, masaya tayo na nakuha yung, at na-prayo talaga, yung mga comforts. Yan, so watch out. Occupy and watch out, guys, para sa ating smart power prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMSE2023. Isang lucky commenter per match ang makukuha ng isang redeemable in-game code. So remember, mata sa lupa dahil nandiyan ang poll. Sa lupa o sa screen? Kung nasa lupa, baka hindi nila makita yung screen. Ah, nasa lupa. Oo, okay. Nasa mababanda yun eh. Yung ako nunood ako, parang nasa bambay. Nasa babay. So, nasa lupa. Buti ikaw may TV, ako wala. Sige, tama yan. So, ito na guys. Game number one sa best of three ng Blacklist at Occupy. Oh, nakita ko dito, ito yung classic Edward flavor ng Arlott niya. The Edward flavor! Unbending Will. Pero nakita na din natin ito na ginamit ni Chico guys sa gold lane. Yes, you're hearing that, right? Tama. Yung Arlott in the gold lane. Kung hindi kinanood kahapon, sayang. Dapat panoodin yung replay. It's fun. It's a fun game. It's a fun game. At dito nakita natin, nag-umpisa si Oh My Venus into the bottom lane to help out Owl. At nagawa nga nila yung gusto nila na mangyari na si Maro din inisip niya, okay, sige, samahan ko na nga dito si Speedy. By the way, who will get more gold in this game? Speedy or Owl? Aba. Comment ka sa comment section. Magandang tanong yan. And sa kung gold lang din ang pag-uusapan, nako Beatrix, isa yan sa pinaka-veterano na pangkuha ng gold. Massive wave clear, madaming ultimacy na pwedeng gamitin. What a itemization! Boom! Sheesh! Grabe! Ano yun? Early game it's full all build. Good. Pumasok na dito. Ayan na, papasok na ang ating tropa. Blacklist going strong. Pero si Wise ang mabiktima sa dulo. And syempre naman si Leo, very confident on the Lancelot. Early game talaga advantage ang Lance laban sa isang Frederin, lalo na pag medyo masama ang kanyang positioning. Oh, grabe. Nagginawa talaga ng Team Occupy yung homework nila dito. Nabasa nila yung first major rotation ng Blacklist International na lalabas dito sa may bottom lane ng mapa. First kill pa lang naman, of course, many chances. Pero ito na naman si Leo. Dito, sa sobrang dami natin sinabi tungkol sa draft ng Occupy. Isa din sa mga importante natin kailangan i-point out na nakuha ni Leo yung comfort pick niya. Comfort, no? Leo is Lance. Leo. Always remember. Kung walang knowledge, walang power. The joke lang. Ano yun? Tama yan. Talagang ito talaga yung halos lagi nilang pinaprioritize before. Yes. Way before. Pero ngayon, it doesn't seem like may resistance in the draft. So,
they got the comfort and now they also get the early game. Yan na yun. Dahil alam dito ng Blacklist International at saka ni Wise na mukhang makaka-invade ang Team Occupy pero mukhang hindi nila makuha yung orange buff, ninakaw na ni Wise ang orange buff ni Leo. At si Leo gagawin niya din yun para sa orange buff ni Wise naman. So, agawan lang muna ng mga buffs dito. Dahan-dahan lang muna. And both teams right now, nagbibigay talaga sila ng espasyo para sa gold laners nila. Mabalik-balik ang ating mga tropa peeps. Wise alongside. Oh my Venus! Gonna be pulled in! Nasakripisyo ang kanyang Cult Altar for the one man! Uy. Cult Altar and that's gonna be another kill para dito kay Leo. Looking really good so far is the Lancelot of Occupy. They're getting good tempo in the early game. Oh, matulis ang rotation ngayon matulis dito ng Team Occupy. Blacklist International, minimal losses. But by the third turtle or baka sa first lord, doon na natin makita yung mabigatin na team fights. Both gold laners right now, medyo even. Nakita natin si Owl nakatama ng snipe sa kay Smile or si Maro, pero nakatakas ang member ng Team Occupy. Right now, let's see how Blacklist will respond. Ito yung ano, ito yung Thorn on the Sides. Ang tinik sa tagiliran. Wow. Oo. Nung Blacklist, itong si Leo. Maibigan, itong si Leo talaga ang magiging daan para sa early game ng Occupy kung gusto man nilang dumamang dito. Sa ngayon, si Owl nag-sumasapit. Maghahanap ng langaw. Ay! Naku po! Nahila na naman! And now it's gonna be Owl going down. It might be a free turret kung hindi ito maklear ni Lewise at ni V. At papasok na sila in a 2v4 scenario under the turret. They go! Leo with the Phantom Mess. Youth papasok. Smile, naku po, madaming tinangkin Tore. At siya ay mapatras muna, pare. Oh, that's gonna be all my feeds going down as well. Leo on the chase. Binagsakan ng pulalakaw! Ayan na, si Kuya Wise. With the Appraiser's Rat, papasok na ba? It time for Edward to make a play. And it will be Alpha going out with a flicker. And that looks like it's gonna be a 1-for-1. Still looking good for Occupy, pero Blacklist. Nakabuelo naman. Oh, nakabawi ang Blacklist International. Mas maganda pwesto nila ngayon para sa turtle na to. Tignan natin kung irarush nila. Pero pabalik na si Leo. Papunta sa parte ng mapa kung saan ang turtle ngayon. Blacklist International still na Team Occupy sila na yung nagset ng tempo dito. So ngayon, makita natin yung defensive counterpunch style ng Blacklist International na alam naman natin, sobrang deadly pa rin. Oo, matik yan, man. And sa lahat ng ginawa ng Occupy, 1,000 lamang. Oo. Ang kanilang lamang, kahit 4-1. So, may macro pa rin na nagaganap sa ano, sa back-end nitong Blacklist. Nakakuha pa ng mga gold, ng mga resources ang mga miyembro ng Blacklist International. This is classic Blacklist for the second turtle of the game. The 2-3 split. Tatlong miyembro sa bottom lane pero hindi makahanap masyado ng espasyos doon. At dito si Edward at si Wise naglalaban para sa pagong. Edward ginamit ng final slash na gumamit na ng Phantom Execution. Dito si Leo. Alpha, nag-ultimate na lang din. Nagbabakbakan lang ang XP laners. Sa mga junglers na hatak. Dito si Edward. Pumasok ulit si Leo na taunt. The smack coming in from Wise. Si Leo ay na-low na pero makakadash ang Lancelot. Sino ang makukuha na dito sa bottom lane? Nahuli si Oh My Venus. Pero sa Blacklist International, mapupunta ang pangalawang turtle of the game. What a beautiful 2v2. Beautiful MLGB. Ika nga nila. And habang nangyayari yun, syempre naman, may gold din na nakuha sa baba na balanse ng Occupy ang play na iyon. Classic, classic Blacklist. Edward and Wise in the turtle. The other three members of Blacklist maglalaban sa gold lane. Nahuli lang si Omay Venus, pero ito na, the next major movement para sa Blacklist. It's the next level play. Bakit dito, it's a 4v4 Speedy! Scenario. Speedy! Naku po, napakabilis. Pumunta sa baba. At siya ay hindi nakapalag sa power na itong si Owl. Si Wise naman humaharap dito. Humaharap sa likod. Paano kaya yon? It's gonna be the malagkit na ube ni Yue. Ayan na nga ba kasi sabi ko mga tol. Leo, where you gonna go? And that's gonna be the energy eruption para mahila ang jungler ng Occupy. It's Domination Nation para sa Blacklist. Sila naman ngayon ang lumalamang. Major shift in momentum. Pagkatapos na pagkukuha sa turtle, a big team fight win para sa Blacklist in the bottom lane. Nakikita lang natin ulit ang mga classic Blacklist movements. Mga classic signature na, pero ito naman ang Team Occupy dito sa taas. Mahuli at si Edward. Masusupress siya. Ginamit na ng ultimate yung ng Kaja.
ang Divine Judgment, Blacklist International, habol pa ba sila? Hindi na. Mahirap talagang tumakas sa suppress, Kuya Rift. Kahit oh, anong galaw mo doon, pag nasuppress ka na, pag nasuppress wala nang galaw. Wala ka nang ma-press. As in, wala. Mag nasuppress, walang mapapress. That's it, pansit. Oo. So, nakalagay mismo yun sa MLBB, ata. Oo, tama. Pero madami pa namang ginamit na bala ang Occupy doon. Gagawa kaya ng counterplay ang Blacklist dito sa top lane. Oo. Kaya, good thing you pointed that out, Kuya Rock. Kasi dahil nga, dami nilang skills na binitaw para mahuli lang si Edward. Nakapag-push forward ang Blacklist. At ito, magagangkata dito si Smile. Mawawala ng Smile ang Team Occupy. There goes the savior. Si Maro naman tumatakbo. Makakaiwas pa ba siya dito? Hinahabol na siya ni Agent Zero. Habang apat na membro ng Blacklist International, nasa Lord na. Kaja is down. At hahanapin nila ang jungler ng Team Occupy. Nako po, hindi na. Hindi na nakakuha ng espasyo ang Occupy. Si Leo, sinusubukan na lang makipagsayawan sa apat. Walang malakas sa apat. At si Owl, makakadali pa ng kill. That's another kill and another Lord going over the Blacklist. Grabe si Leo Gaming, at your service para sa Team Occupy. Sabi ni Leo, mag-split push kayo dyan, susubukan ko ang lahat. Hindi niya nakuha, pero nakapag-split onte ang mga miyembro ng Team Occupy. Hingang malalim lang at masaya tayo dahil hindi nabasag ang Torres sa bottom lane. Si Leo, servisyong totoo lamang sa apat. yun ang kanyang counterpart doon. Servisyong totoo. At binigay niya ang gold at ang Lord dahil doon. Actually, maaga talaga yung pasok niya. Hindi ko alam bakit nawalan siya ng info doon, pero I guess naubusan din siya ng kampi. Oh. Kaya wala siyang info. Sinubukan na lang niya pumasok, ang aga pala. I'm too early to the party. Sabi niya, dito na yung kapatid ko. Nandito na yung bisita natin. Oh. Alis pa ba to? Maaga siya dumaga sa party. Hindi na. Wala ka ng takas. So ngayon, with the Lord pushing on the bottom, it will be a play for Blacklist on the mid. Kita mo ba ang pincer maneuver? Mapinaplano ng Blacklist! Nahuli ka, Malbon! Speedy, where are you going? Alpha with the flicker out. Nako po, ang dami na namang resources ang na-force ng Blacklist na gamitin ang Occupy Fro. Speedy living up to his name. Bilis na wala sa mapa at sa laban na yon. Nahanap kagad ng Blacklist International ang isa sa mga main target nila. Hanapin yung carry, hulihin yung carry. Mission accomplished. Mission success. Beautiful gameplay. Oh, flicker out. That's a good use of the flicker here. Woo! Agent Zero with a play. Jeez Louise. Beautifully saved there. Blacklist. No minions means na aatras muna tayo. Pero overall, 4,000 na ang lamang ng Blacklist sa gold. Pinasarap lang dito ng Blacklist. Nakita natin ang ganda ng umpisa ng Team Occupy. Pero pagkatapos ng second or third turtle of the game, tuloy-tuloy na lang ang control ng Blacklist International. Nakakasabay naman sa makrohan ang Team Occupy. Pero yung Blacklist, talaga pinapakita yung ano nila, yung XP nila sa micro movement, sa micro galawan. It's a shimmy sila, man. Oh. And that pincer maneuver, usually high level play yan, man. Dapat walang info yung kalaban, kaya pwede kayo lumikod. So impressive na nagawa nila yon laban sa Occupy. Si Alpho. It's even under a turret. Alpho, hindi tumagal, pati yung glue nila nanlambot. Ito na naman si Wise sa likod. Papasok dito ang Blacklist International. Si Smile, hindi ulit makakasmile dito. Dalawang miyembro ng Team Occupy na wala na sa mapa. Maro, Leo, and Speedy. Pero si Maro, makukuha ni Edward. Masusupress dito si Wise. Pero makatakas pa dito ang One True King. Yes, he will. Si Leo nag-thorn throws kay Oh My Venus dahil nakapasok sa shrub. Si Wise buhay pa rin. At lumalaban pa rin ang Blacklist. The snipe from Owl. Mid-tower goes down. At mukhang mapupunta sa Blacklist ang Lord. Tumama yung snipe sa gitna nung paano mo execute. Suavity, bro. Good read yun. Yung timing niya, hindi yung yung pagkatapos ng animation. Sa gitna. Habang nasa wala sa mapa yung Lancelot, sabi ni Owl, alam ko kung saan ka lalabas, pare. Mala-anime ang galaw. Oo, tatamaan kita, bro. At tinamaan nga ni Owl. Tinamaan, boy, tinamaan. At dahil doon, Blacklist ngayon, again, 6,000 na ang lamang. Nagsisimulaan na sila ng kanilang opensa. Pero look at the bottom side, bro. Occupy. May plano ding kanya-kanya. Speedy with the play. Speedy on the carry. Grabe, split push. Gusto ata magdagdag ng cutie sa dulo ng pangalan si Speedy. Speedy cutie. Sinusubukan niya mag-split push dito. Malabay ni cutie habang yung Blacklist International sabi nila, alam namin,
sanay na namin. Sanay na kami dyan eh. Natuto na kami sa echo eh. So, ulit-ulitin ba naman ang echo sa inyo yun? Hindi pa ba malalaman ang galawan, di ba? So, sa ngayon, nice try doon ha. Nice try, Maaro. Nice try, man. Pero, it's not gonna work. Even mo, feeling hindi ko yun, yung, sobrang panic na pindutan yung nagawa doon ni Maro lahat ng mga dash at pangtakas niya. Ginamit niya in 1 second. Ang dami nila, Pero chillax naman. Ang maganda naman dito, hindi may flicker pa si Maro. Maganda para sa Occupy. No? May flicker pa naman si Maro and pwede pa silang kumuha ng play dito. Pero so far, hindi nagpapamigay ang blacklist ng kanyang position. Si Wise nasa harap, obviously. And Edward, ready with the final slash. Oh, lagi swabe din yung ano, mga final slash ni Edward. Doon naguguluhan yung Team Occupy sa mga team fight nila eh. Pag nahampas sila ng malaking windshield wiper ni Edward. Eh ano, yun yung problema si Smile pa, savior pa yan. So, para makaiwas ang ganoon, kailangan mo mag-flicker. Grabe. Slow it down, okay. Kakalma tayo. Calmalicious, as they say. So, tayo ngayon ay hihinga. Kalma lang tayo. Lamang ang Blacklist International at nakita naman natin kung paano nangyari yun na at some point ang nagginawa nila yung signature play nila kung saan magsisplit sila, dalawang membro sa turtle, tatlo sa bottom lane, and then from there tinuloy lang nila eh kasi iniisip ata ng Team Occupy, okay, yung Blacklist galing sila sa bottom lane, next ikot nila baka top lane. Tama. Pero umikot sila sa bottom lane. Kaya nabasag kagad ng Blacklist yung Tore ni Speedy at lumamang doon si Owl at doon nag-umpisa yung lamang ng Blacklist. Alam mo yung impressive sa Blacklist? Sila yung mga teams na hindi sila masyadong phased pag nawalan ng early game. Oo. Parang, okay, medyo bumagal ng bahagya ang ating early game. Sabi nila, it's all part of the plan. Oo. Planado yan. Kaya, na-train namin si Owl na ano ang gagawin. Wow! Okay, may ganyan pala. May pa antok diyan. Love to see it. May crown, may pa-crown. May crown headband. Hindi na sila light stick. It's a crown stick. Ah, it's yun ah. You love to see it. Maraming salamat sa mga Filipino fans PH at Filipino Robin. Team fans na nanonood ngayon sa Cambodia. Saludo sa inyong lahat. Nakita din natin mga fans ng Echo. Ngayon nakita natin ang mga Aegis. So the Aegis and Orcas, todo suporta talaga para sa mga teams nila. And dito nakita natin ang mukha ni Owl. Nag-iisip siya, paano ko ba to, ano? Paano ko talo tatapusin? Paano ko makakao ng triple kill dito? Ano kaya dinner mamaya? Paano ko huliin si Speedy? Paano nga ba huliin si Speedy? I think mas nagiging madali yan habang tumatagal dahil mas nagiging confident na pumasok itong si One True King Wise in the front and si Edward. And sabi nga ni Wise, on representing and for MSC, can underestimate because the Philippine caster also said it could be hard to go against Todak kasi hindi ka talaga sure. Pero Team Occupy, yun yung sinabi na nga, almost beat RRQ in M4. So, gamuntikan. So, bakit parang ako yung kinukulti once? Parang kinukulti lang si Red Tar. Hindi yan, so, hindi yan. We need to look out for everybody in the group. Walang kumpiyansa. Ay, walang overconfidence. Yon, coming in from the One True King. Pero at this point, ito yung mga panahon na hindi dapat maging overconfident. Pero okay lang kung konting confident din. Konti oo naman. Kasi maganda yung lamang nyo, history shows, pag ganito yung posisyon nyo, it's hard for teams to beat you when you're in the lead. Men, nakita mo nga sila ano kanina eh. Sila, ano nangyari doon? Sila nino? Sila Rizky kanina, sabi lang, top 2 top 2 gold lang naman, nalo sila. Oh my goodness! Laban agad! Si and there it goes! Leo? Po, that's a 1 kill going over to Blacklist. Okay. Kaja down, Blacklist. Kaja down. Tingnan natin kung matutuloy nila yung push na to. Hindi makapasok sa range. Yun yung minion ray. Pumasok na! Edward! The final slash! Galing kay Agent Zero! Na Zero ang Team Occupy from out of nowhere! Blacklist International na ubusan ng minions pero nawala din si Speedy. The minion waves will not be here. Pero sobrang biglaan ang nangyari sa Team Occupy. Kinulat sila ni Edward. Out of nowhere, Maro all alone. Ito na ba yun, Kuya Rebby? And that's gonna be the end. Yung skill ni Edward literal na final slash. Ang saya nila. Isip ata rin na dito ng Blacklist International, ganun lang pala. Edward Orton from out of nowhere.
Grabe, ang lupit ng finals last Flaker. At tignan mo, sobrang kalmado ni Edward din. Ha, okay. Just another day. SKO, the slash knockout. Coming in from Edward Balboa. Beautifully done. Mukhang backhand pa nga yung ginawa niya. Hindi yung front hand, backhand. Walis-walis eh. Oo, parang sinabi na ni Edward. Guys, tapusin na. Oo, tulad na. Ang tanong dyan, men, sa pagwawalis na yon ni Edward, mawalis din kaya nila ang serye na ito? Yan ang big question at laki din ang ngiti ni Owl. A great showing from the gold laner of Blacklist International. At guys, let's be honest, sanay na tayo dito eh. Kahit coming from behind, makakahanap na paraan ng Blacklist International to take the lead. And pag nasa kanila, ang lead, hindi nila bibitawan. Yan, at binabati namin ang lahat ng nanonood dyan sa ating mga screens. Nakita nyo kung gaano kalupit, kung gaano kainit ang team. Isa sa mga team ng Philippines ngayon dito sa MSC. Talagang, oh my God, that is so cute. Hindi ko kinaya. Nakaganon din siya eh. Nakaganon din yung baby. Proud revenue. Oh my God, that was good. That was a good series, I would say. I thought that was a good game. Wait, wait lang. One game pa lang, pre. Hindi pa tapos. Joke lang. Excited na eh. Biro lang naman eh. Kuya Kentok naman eh. Binibisto mo ko eh. So, nakit natin isang magandang showing and talagang Pilipinas got this, I think. Oh. Pero occupy ah, may konting palag doon. May something na kailangan ingatan talaga. Eh. Parang hindi pa nila nailalabas, pero parang may nakatago. Oo. Kasi yung isang Quito victory na sinabi na kailangan ingat sila doon sa split ginagawa minsan ng Blacklist International, magte-trade sila ng resource. Ginawa talaga nila eh, 'di ba? Nagsi-split push na sila. Si Speedy gusto maging Speedy QT na rin. Pero Blacklist, sanay na rin yung tapatan yun. Alam mo, yun impressive dito eh. Occupy, sa nakikita ko from the games nila, they learn from the best. They're trying to learn from the best. Pero iba yung team play. Speaking from the best, let's learn now from one of the best analysts here in the Philippines. It's Neil Midnight de Guzman to deliver the analysis for Game 1. Ginoong ating gabi. Blacklist, 1-0. Walang kaduda-duda versus Team Occupy. Welcome back dito sa ating analyst desk, ating i-breakdown kung paano nga ba ito ginawa ng Blacklist. Now, establish muna natin yung storya. Occupy did show up in this game. Medyo nahirapan ng Blacklist International nung early game, pero nagpakita pa rin ang players sa may bandang kulihan. Sa mid-game into the late game, doon na lumabas ang kanilang mga prowess. Hindi natin nakita yung lakas ng MVP na si Yue. One team fight turnaround on the bottom lane. Nakita natin, kinulong ni Yue yung tatlong heroes ng Team Occupy. Knowing na wala ng hila mula kay Maro dahil ginamit na kay The Queen, si Oh My Venus ay nagamitan ng Divine Judgment. Nagkawalan Blacklist International na mag-start ng team fight turnaround again, around the mid-game. And the thing is, sa gold lane sila nagpunta. So nandoon yung primary damage dealer nila, which was the Beatrix. And nakakita sila ng opportunity na, okay guys, pwede nating ilaban to, pwede nating habul-habulin. And ito yung napansin ko sa Blacklist International, napakagaling nilang lumaban around objectives and around towers. Maybe this is one of the reasons why they are able to convert so much team fights into objectives kasi laging nandoon sa area yung mga laban nila. And the thing about Blacklist is full committal. Nakita natin talaga nag-dive yung mga heroes nila dahil alam nila ubus na yung mga spell. Wala nang pang counterpunch, kumbaga. Yung kalaban nila, yung Team Occupy, talaga naghihintay ng opportunity para makapag-punish ng mistakes. Pero dahil nga wala ring Divine Judgment and nandun yung full capacity ng Blacklist with the frontline engage na nanggagaling mula kay Wise and of course yung damage output na nanggagaling sa kanilang gold laner ay naging kompleto yung recipe nila para mabaliktad yung laro. Again, na-establish natin kanina nung simula na malakas, naging maganda yung start ng early game. Pero ang naging dilemma dito ng Team Occupy is hindi nila na-translate pagdating sa mid-game. Nalugi sila sa conversion versus Blacklist International. Dito natin makikita sa ating replay kung paano ito ginawa ng Occupy. Nandyan yung aggression. And dahil hawak nila yung Kaja, hawak din nila yung isa sa mga counters, I would say,
ng Ube strategy. Once na ma-pick off si Oh My Venus, nagre-relax or nag-chill ang Blacklist, hindi sila gumagawa ng mga unnecessary movements. Pero once na kompleto na sila, nandoon yung kanilang control even around objectives. Nandyan yung target selection, yung target prioritization, and of course yung juggling ng mga spells and skills. Ito yung malupit na pinakita ng Blacklist kanina, napakalupit nila mag-juggle ng towers. And even yung early game points nila, hindi sila parang nagmamadali ng lumaban against Team Occupy. Sabi nila, okay, guys, Lancelot yan, bigyan natin yung turtle ng una, pero si Wise nagro-rotate para kumuha ng mga resources. Although ni-replicate naman to ng Team Occupy, ito yung nag-e-enable sa Blacklist International na kahit pa paano magkaroon sila ng equal trade. Even if you're losing some, at least you're not losing that hard. Kumbaga, ini-equalize ng Blacklist International yung trade ng kanilang kalaban and nakukuha din nila yung mga gusto nilang makuha. And in turn, tuloy-tuloy lang yung progression ng kanilang timing. Now, dito natin makikita yung naging lineup ng Occupy. One glaring problem ng kanilang lineup is yung mid-game power spike. This is also why Blacklist was able to pummel through doon sa kanilang composition. Dahil kapag tinigin nyo yung damage output and damage type ng Team Occupy, yung physical damage output nila, of course, nanggagaling kay Lancelot. Yung magic damage, primary ay kay Xavier. Pero ito yung mga late game pang aabangan mo yung sa Xavier. And yung isang physical form of aspect ng damage nila ay si Kari din. So medyo late game din kasi attack speed, kailangan mo talaga mag-stack up for Team Occupy. Pagdating sa mid game, wala kang initial burst damage. Although meron kang Divine Judgment, yung kakombo niya ay hindi nag-exist. And even if maka-burst ka, kulang talaga kayo, lacking. Severe lack of damage output from the side of Team Occupy. While sa side naman ng Blacklist International, you have the Beatrix to supply the physical damage in form of multiple guns. And nandyan yung mini damage pockets na nanggagaling kay Yui. And of course, yung mga mini burst din na pwede manggaling kay Umay Venus. Although tank yung naging approach niya rito with the Promise. Still, nandoon yung mga damage na kailangan nila. And of course, yung control na binibigay ni Edward during the team fights, yung mga final slash, and yung physical penetration din na dinadagdag ng kanyang mini Fury Hammer na una niyang binuo in this game. This allows Blacklist International to have team fight capacity in the mid game, kaya naman nabutas nila yung momentum na nabuo ng Team Occupy. In a sense, hindi nagamit ng Team Occupy yung kanilang power spike in the mid game, even though nagkaroon sila ng konting lead kasi hindi capable talaga yung lineup nila tumapat at lumaban sa Blacklist International at that time. And alam yun, ito ni Owl. Alam ng Blacklist International na kailangan lang nilang palakasin yung kanilang Beatrix. And nung time na kaya na nilang lumaban, actually dun nga nag-rotate yung Blacklist International towards that area. Yun din yung naging opportunity for UA to set up a very amazing real-world manipulation onto three heroes. And if you think about it, kapag nakulong yung mga heroes ng Team Occupy, talagang lahat sila ay mag-i-scramble na mag-disengage kasi lahat sila ay position and mobility-dependent heroes. Medyo kawawa dito si Smile kasi literal na malungkot siya. Malulungkot, magiging frown siya kapag nakulong siya sa real-world manipulation. But that's just about it. Kapag nakulong sila sa loob ng teamfight ng Blacklist International, kailangan nilang mag-back off. And ang lakas kasi ng Blacklist is yung lineup nila kaya kang habulin hanggang base. And yung ginawa nila dito sa game na to was able to establish a big control in the mid game and convert that into a late game victory. Naging malupit yung naging code ng Blacklist International na matagal nang hindi pa na-decode. And ito yung masasabi nating talagang performance level ng Blacklist International. It's really amazing to see na ito yung pinakita nila ng game number 1. Ang question lang is, makakabawi pa ba ang Team Occupy ng game number 2? Yan ang alamin natin sa pagbalik ng ating mga casters.